para maiwasan natin na madaling masira ang mga electric pa natin, maging bago man yan o luma na, sa bidyong ito, gagawa po tayo ng paraan para maiwasan natin na madaling masira ang mga electric pa natin. Maiiwasan nito ang laging pagpalit ng shafting at saka bushing. So para matagal masira ang electric pan, masulit natin ang serbisyo nito. Panoorin niyo po ang bidyong ito hanggang dulo at bago natin ipagpatuloy ito, ay huwag niyo po munang kalimutang i-like, i-subscribe kung bago pa lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life, Dickens, real glow, expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Dahil madalas po na pinapalitan ang shafting at bushing, magastos po yun para sa atin. At bakit nagagasgas lagi ang bushing at shafting? Madalas po ay natutuyuan ng langis. Para ma-maintain po yung langis na yun sa loob ng motor, kailangan natin na gumawa ng paraan dahil hindi po yun nakadesign sa mga electric pan. Tayo-tayo na lang po ang gagawaan nito. Ito po ay isang idea na marami na ang nakakaalam. Dun sa mga hindi pa nakakaalam nito, panoorin nyo po ito at ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin na laging naka-maintain ang langis dito sa loob ng motor ng electric pan. Ganito po yan. Sa motor ng electric pan, meron pong back housing. Ito po yon at ito po yung front housing. Ang loob po ng back housing ay ganito. Tinanggal ko na po yung laman. Nandito po yung bushing nakalagay. Dito po yan. Tapos may foam po dyan. Merong cover po yan na flower. Ang tawag po ng iba dyan ay crown or flower. Bahala na po kayo kung anong tawag ninyo. Basta cover po yan sa bushing para hindi siya matanggal. At ang purpose po naman ng foam, ito po yung tinatawag natin na oil foam. Siya po yung nag-absorb ng langis para ma-maintain yung langis dito sa loob na kung saan ay nakalagay yung bushing para laging basa ng langis. So para ma-maintain yun at hindi ito matuyuan, bubutas po tayo ng ganito dito sa ibabaw para dito po tayo magpapatak ng langis para pumasok dito sa oil foam at nang laging basa ito para ma-maintain yung lubricant. Paano butasin yan? I-drill po natin yan. Ganon din po sa front housing. May butas din po akong ginawa na ganito. Yan po ay dito tumatama sa loob. Ayan. Doon po ang diretso ng butas. Sukat na sukat po yan. Kaya dapat po ay isureball ninyo na dito nakatapat sa gilid ng housing na ito. Ito. Yan. Nakatapat po yan dyan. Sureball po yan na ang lusot niyan ay dito. Sa pwesto ng oil foam. Okay, malinaw po. So, ngayon, bubutas na po tayo doon sa electric pan. Doon sa mga sanay na, standby lang po kayo dahil ito po ikabisado nyo na. The real life, Dickens, real glow. Paano magbutas dyan? Sa front housing, dito tayo bubutas. Ito po yung nasa bandang taas. Hindi na po natin babaklasin ang motor. Dahil karamihan po ng mga tatay o kuya, lolo, ay hindi po sanay gumawa ng electric pan. Kahit hindi po kayo sanay, ay magagawa nyo po ito. Bubuksan nyo lang po yung cover para makita nyo yung motor at dito po kayo magbubutas. Isureball nyo po na dito ang tama. Doon. Dito po tayo magbubutas. Nakita nyo yung may maitim na yun. Doon po sa tuldok na yun tayo magdi-drill. Kasi nakapantay po yun doon sa gilid ng housing na yan. Ang lusot po nyan doon sa foam sa ilalim. Tapos ito, ganun din po dito. Dito tayo magbubutas. Hindi po tayo magbubutas doon sa kabila kasi masikip po doon. Dito po tayo sa maluwag. Kung saan maluwag, doon tayo magbubutas. Dito, naaalangan akong magbutas. Pero kung sanay kayo sa ganitong pwesto, pwede po yon. Pwede rin po dito. Huwag lang sa ilalim. Kasi sa ilalim, tutulo po doon yon. Dapat dito po sa ibabaw para papasok lang po yun doon at makukulong siya doon sa loob. Okay, dito naman. Itapat lang po doon sa gilid na yon at doon po tayo magbubutas. Ayun po, yon, doon po tayo bubutas. Bago natin po butasan, kailangan po lagyan natin ng cover. Nakita nyo, ayun, doon tayo magbubutas. Lagyan lang natin ng damit yan para cover na hindi pumasok doon sa loob yung alikabok.
ng mapapagbarinahan. Ganyan. Tapos dyan po tayo bubutas. Okay, ayan, butas na po. Dahan-dahanin nyo po na tanggalin yung damit para hindi pumasok yung alikabok ng aluminum. Itaktak lang po ng ganyan, tapos dahan-dahan tanggalin yung damit para hindi pumasok sa loob. Kasi magsisimula po dyan ang grounded pagka pumasok sa loob yan. Okay, tapos babrasin lang po ng paintbrush yan pag ganun. Kung walang paintbrush, dahan-dahanin nyo lang po, ganyan. Ayan, nakita nyo yon, butas na. Doon po tayo magpapasok ng langis. Ayan, nandun. Yan po yung front housing. Bubutas naman po tayo doon sa back housing. Mamaya na natin po lalagyan ng langis yan. Lagyan ulit ng cover sa back housing para hindi pasukin ang alikabok ng aluminum. Kasi pwedeng pagsimulan po yan ng grounded. Ayan. Yun po yung bubutasin natin yung palatandaan. Nakatapat doon. Butasin din po yan. Ayan, butas na. Tapos pagpagin, ganyan. Ituwarik lang yan. Para mangalaglag yung halikabok ng aluminum. Dandahan na hilahin yung tela. Ayan. Pagpagin. Iniwasan ang pumasok dun sa loob yung kusot. Kung ano man ang tawag ninyo dyan. Pwedeng pagpagin ng paintbrush. Wala po akong paintbrush. Pwede po ganyan na lang. Okay, ayun po. Butas na. Ngayon po ay pwede na po natin lagyan yan ng langis. Ganun lang po kadali. Papatakan po ng langis dyan. Ayun po, kita nyo pumapatak. Ayun. Pwede nyo pong gawin yan madalas. Kung sa pakiramdam ninyo ay natutuyuan na yung electric pan nyo, buksan nyo lang at patakan nyo po yung butas na yan. Okay. Tapos, mapapansin ninyo, yung butas po na yan, pwede pong pasukin yan ng alikabok. Para maiwasan pong pasukin yan ng alikabok, pwede po yan natapalan nyo ng sticker. Kung kayo ay merong sticker, ganyan. Sticker na ginagamit sa mga bike o sa mga motor. Basta dumidikit, yung masyadong madikit para hindi tumuklap. Ako, ang nilalagay ko po dyan para mas maganda, nilalagyan ko po yan ng stick ng banana cue. Putulin nyo lang po yon, kayasin nyo lang at yun ang ilagay nyo ninyo dito sa butas. Ayan. Kita nyo? May nakatusok po na ganun. Hindi po yan matatanggal basta-basta kasi nakapasok po sa loob. Yan po ang pinakantakip ng butas. Safe po yon. Hindi po mapapasok ng alikabok. Banana cue stick lang po. Pwede na. Basta diskartihan nyo na lang po para hindi po pasukin ng alikabok. Okay na yan. Lagyan din po yung kabila. Kasi medyo tuyo na po ang langis nito sa loob. Para mapanatili po ang lubricant. Ganyan lang po ang paraan. Kaya shout out po sa lahat ng aking mga subscribers dyan na laging nakaabang para subaybayan ang aking mga ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Nawa'y pagpalain po kayo ng Panginoon. Laging iligtas sa kapahamakan. Okay, yan po. May langis na po yan. Gamit po ang barbecue stick. Tabunan lang po din yan para may takip. Yan, ganun lang po. Okay lang po na may ganyan yan. Hindi naman po makakasagabal yan dyan. Kahit umikot po yung ating rotor, hindi po tatamain yan. Tsaka matigas po yan. Kasi kung ibang malambot ang ilalagay nyo dyan, baka pumasok sa loob. Ito po ay safe. Okay, ganun lang po ang diskarte ko. Subukan po natin na i-plug na sa 220 volts outlet. Tingnan natin kung gagana. Okay, nakasaksak na. Switch po natin sa number 1. Ayan po. Safe na po yan. May langis na po yan. Hindi na po yan tuyo. Hindi na po tayo nagbukas ng motor. Cover lang po ang tinanggal. Kaya kayang-kaya pong gawin ito ng mga tatay, kuya, lolo sa loob ng tahanan. Ilagay sa number 2. Okay, ayan po. Gumagana po. At yan po naman ay ginagawa kahit na bago yung electric pan nyo. Kahit na luma. Pwede pong gawin yung pamamaraan na yan para maging matibay po at tumagal ng mahabang panahon ang mga electric pan nyo. Okay, maraming salamat pong muli at sana'y nakatulong po ito sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magsawa sa panonood sa aking mga video. Pagpalain po tayo ng Panginoon.